Tolilas, March 30, 2020. Nung lumabas ako sa bahay, ay ang haba ng pila ng mga na pumapasok sa palengke at nag-withdraw doon sa may ATM. Eh, mga 100 meters yung pila. Kaya, naku, ang dami pala, sabi ko, at around 12:30 PM yon. Ngayon, sabi nila sa akin, eh, kapitan, kasi yung iba nasasakupan ko noon when I was then the barangay captain of Palapar Norte, ag kami ni ang ugto, ag kami ni ang almusal, alasin ko kami ni Jed Palbangon, kwanda, ay siyempre biglahan, walang tayo kulang nga 2:38 ko ay, pailambong ko, siyang takiluto ay niluto, aruman yung asin at aisat, saragtula, ay uun, kwanda, insan sardinas, naruman ko, si Katuman Kalamorso, ang ugto anda. So, diyala mo ito doon, Sublaya Lunes, Kapitan, kwanda. Sublaya Lunes, ang ipriparaak na pansit, inidan ko matira na frontliners. Binigyan ko rin sila ng pansit lang noon, nung April 6, then binigyan ko rin yung mga frontliners. Nag-prepare ako ng 120 packs lang. Then, the following Monday again, nag-prepare ako ng munggo at saka sahog niya ay baboy. 120 packs na naman ay kinukulang. Yun yung April 13 na. So, naawa talaga ako, nag-isip ako. Sabi ko, magpakate ako ng isang baboy na malaki. So I ordered 220 kilos na baboy, yung kal. Niluto namin yun noong April 17. Eh, 4 days yun na sunod-sunod. So 390 ato, 370 yung nauna. Ngayon, doon na. Nag-umpisa nung nagustuhan ng mga kababayan natin, pati yung mga nasa abroad, mayroon ng mga tumulong, naging timbayanihan na yung ating pagtulong na pakainin yung mga market goers. Kasi we have 73 barangays. Malasiki is composed of 73 barangays. They divided it into 7, 1 week. Kaya 10 barangays ang nagpupunta sa bayan para mamalengke araw-araw. Yung iba, 11 barangays. Oh, so, yun. Pakain kami. Sumusunod na yung mga, sunod-sunod na yung mga tumulong. From abroad, yung kapatid ng mami ko, nagbigay ng $1,000. Yun, may nagbigay na ng 4 na baboy, may nagbigay na ng 3 baboy, may nagbigay ng 5 bigas, sakong bigas. Sunod-sunod na yun, may nagbigay na ng pambili ng tubig, may nagbigay na ng tubig. Kaya, bottled water din ang pinapainom natin sa kanila. Then, nung hindi pa nasisira, bumigay nga yung aking freezer na 2. Oo, nung hindi pa nasisira, malamig pa yung iniinom nila. So ngayon, pinaparepair ko ulit yung aking freezer para makainom sila ng malamig. So, nakakatuwa, yung bang maski sa aking katawan, medyo pagod na kasi ako ang nagluluto. I woke up at 5 a.m. Eh dati, nagigising ako 7:30, 8 o'clock. Pero ganun pala, kung magpakain ka ng tao, tapos sasabihin sa'yo, thank you sir, gutom na kami, uhaw pa kami. Natuto ako kasi yun nga, sabi nga ng ating Panginoon, Pangasinan dialect, pakan mo'y narasan, painom mo'y napgaan. Kaya yun ang inihiling ko lang sa ating Panginoon, yung malakas ang ating hahabang ating buhay at malakas ang ating pangangatawan para at least makatulong pa tayo sa mga susunod na taon sa ating mga kababayan. So, to all our dear sponsors na tumulong sa pagpapakain dito sa ating mga kababayan na market goers, mabuhay po kayong lahat
At maraming maraming salamat po sa inyo. At lalong-lalo na sa ating Panginoon for giving us strength to and making me as an instrument to feed our beloved Kabaloyans. Lord, thank you so much. Give us more strength and give us long lives, Lord. Please, para makapagsilbi ako sa ating mga kababayan.